binihag ng mangkukulam. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Hello rin sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Sitim. Ang kwento ko pong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Pero gusto ko sanang itago na lamang natin ang aking pagkakakilanlan. Sa isang probinsya po sa Visayas kami nakatira. Taong 1995 po ito nangyari. Binata pa po ako noon at nag-aaral sa high school. Maliit lang ang pamilya namin. Masyado kaming kaunti para sa laki ng bahay na pinamana ni Lolo at Lola nang mamatay sila. Pito lang po kami sa bahay. Nabawasan na kami ng isa magmula nang mamatay si Mama dahil sa sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Magmula rin nang nawala si Mama, palagi na lang pong lasing si Papa. Kung saan-saan siyang beer house nagpupunta. Hanggang sa isang gabi, may dinala siyang babae sa bahay namin. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Osa. Hindi naman po sa panlalait, Sir Jupiter. Pero di hamak na mas maganda pa ang lola ko sa babae ni Papa. Kaya hindi talaga namin maintindihan si Papa. Siya kasi yung tipo ng lalaking mahilig sa magaganda at maputi. Kaya nga niya pinakasalan si Mama dahil doon. Hindi namin kinakausap sa bahay ang babae kapag nandun siya. Mabigat kasi ang pakiramdam namin sa kanya tapos hindi rin kami komportable sa suot niya. Para kasi siyang bruha pumorma. Laging nakaitim at maraming burloloy sa katawan. Mababaliw nga ako sa kakaisip dahil gandang-ganda si Papa sa kanya. Dumating yung araw na unti-unti nang nagbabago ang ugali ni Papa. Lagi siyang may nakakaaway sa labas dahil kay Osa. Parang patay na patay siya sa babae niya. Pinagtatawanan na lang siya ng mga kumpare niya. Kasi sa totoo lang, kung itsura ang usapan, walang panalo ang babae ni Papa. Idagdag mo pa yung kakaibang ugali at kilos ni Osa. Noong minsan, naiwan kami ng mga kapatid ko sa bahay, kasama namin si Osa. Naririnig namin sa kwarto nila Papa na parang may kinakausap. Samantalang, wala naman doon si Papa. Iba rin siya kung makatingin. Mahirap ipaliwanag pero hindi po namin kayang makipagtitigan ng matagal kay Osa. Nakakaramdam po kasi kami ng pagsakit ng ulo. Yung bunso pa nga namin ay nahilo nung minsang makipagtarayan siya kay Osa. Dahil madalas naming makasama sa bahay si Osa, ay araw-araw namin siyang inobserbahan. Malakas talaga ang palagay namin noon na may ginawa siya kay Papa. Sa paglipas po ng mga araw, Sir Jupiter, mas lalong lumala ang ugali ni Papa. Parang wala nang ibang mahalaga sa kanya, kundi si Osa. Nagkakaroon siya ng dahilan para maggalit sa amin kahit wala naman kaming ginagawa.
Habang pinapagalitan kami ni Papa, ay napapansin namin si Osa na parang ngumingiti ng palihim. Pakiramdam ko, may balak talaga siyang masira ng tuluyan ang pamilya namin. Sinubukan din naming mag-background check noon sa babae na iyon. Pero nahihirapan kaming makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Sa beer house kasi kung saan natagpuan si Osa, wala daw nakakakilala sa babaeng iyon. Dayo lang din daw, sabi ng may-ari ng beer house. Gabi ng Linggo naman noon, lahat kaming magkakapatid ay nasa bahay lang. Sila Papa at si Osa ay umalis. Nagkasundo kaming magkakapatid na makialam sa kwarto nila Papa. Pare-pareho kasi kami ng hinala na baka ginagayuma lang ni Osa ang tatay namin. Bago makauwi sila Papa ay pumasok kami ng kwarto nila. Naghalughog kami sa gamit ni Osa at laking gulat namin sa aming nalaman. May mga nakita kaming butelya sa bag ng babae ni Papa. Basta parang mga langis po yun, Sir Jupiter. Meron din siya sa bag na kung ano-anong dahon ng halaman. Doon namin nakumpirma na hindi nga talaga alam ni Papa ang kanyang ginagawa. Dahil siya nga ay ginagayuma ng babaeng si Osa. Pagdating nila Papa ay nagtaka kami kung bakit siya galit na galit. Pinatawag niya kami lahat. Sa galit niya po ay nasampal niya yung isa naming kapatid na lalaki. Hindi namin alam kung bakit nalaman niyang pumasok kami sa kwarto. Samantalang, inayos naman namin ang mga gamit bago lumabas doon. Kinakabahan na po talaga kami noon kasi parang kaunti na lang ay makakapatay na si Papa. Palihim kaming nagalit kay Osa noon. Dumating pa nga kami sa punto na nagplano na kami na lasunin si Osa pero di namin ginawa. Hindi kaya ng konsensya namin. Lumipas pa po ang mga araw. Mukhang alam na ni Osa na alam namin kung anong ginagawa niya. Bigla siyang bumait sa amin. Madalas niya kaming ipagtimpla ng kape at ipagluto. Pero wala ni isa sa amin ang tumatanggap ng mga binibigay niya. Baka kasi gayumahin din kami. Sinubukan naman namin nakausapin si Papa. Pero mas lalo lang po siyang nagagalit sa amin. Kaya nag-isip na lang po kami ng ibang paraan. Kaso, habang naghahanap kami ng paraan, parang sinimulan na po ni Osa na pigilan kami. Bigla pong nagkasakit ang kapatid naming babae. Noong gabi ay sobrang taas ng langdat niya nang sabihin namin kay Papa ang bagay na iyon. Para siyang walang pakialam. Sinabihan lang kami ni Papa na bilhan lang ng gamot at pagpahingahin.
Sobrang sama ng loob namin kay Papa pero wala kaming magawa. Palagay pa namin, mangkukulam si Osa. Kinulam niya yung kapatid namin at ginagayuman naman niya si Papa. Pero mahal po namin si Papa kaya hindi namin hinayaan na ariin siya ni Osa. Nagtanong-tanong kami sa mga kakilala at kumpare ni Papa. Naghanap kami ng albularyo. Nakarating kami ng Cebu. Doon namin pinagamot yung kapatid namin. Hindi po yun alam ni Papa. Kinuwento po namin sa albularyo ang lahat. Sinamantala na namin yung pagkakataon na kaharap namin ang albularyo. Nalaman namin na isa nga talagang mangkukulam si Osa. Natipuhan daw nito si Papa kaya ito ang napiling gayumahin. Pagbalik namin sa amin, may mga dala na kaming pangontra. Ibinigay sa amin yon ng albularyo. Naging maganda na rin po ang pakiramdam ng kapatid namin noon. Naabutan namin si Papa at Osa na nag-iinom sa sala. Napaka-perpektong pagkakataon po yun para sundin ang utos ng albularyo. Kailangan daw po kasi naming ipatak sa inumin ni Papa yung parang tableta na binigay ng albularyo. Tapos sa inumin din daw ni Osa, para daw kahit kailan ay hindi natatalab ang pangkukulam niya sa amin. Yung tableta po, kulay brown po siya na galing sa iba-ibang halamang gamot at ang bisa po daw talaga noon ay dahil sa dasal ng albularyo. Hindi namin sigurado kung epektibo ba yun, pero sinubukan namin. Medyo lasing na sila Papa nung time na yun. Pag-gewang-gewang na po si Osa, pero ako po mismo. Ako po yung nagkusang ipagtimpla sila ng kape. Sabi kasi ni Papa, ay gusto raw nila magpabawas ng tama. Nasa kusina kami ng dalawa kong kapatid nung nagtitimpla ko. Palihim po naming nilaglag sa kape yung mga tableta. Pagkatapos, binigay na namin kina Papa. Tagumpay naman pong nainom nilang dalawa yung kape. Pero nung time na yun, wala namang nangyari kahit naubos nila ang kape. Nakatulog na lang silang dalawa ay ganoon pa rin. Pero kinaumagahan po, nagising kaming lahat nang marinig naming parang nagwawala si Papa. Akala ko nga, kaaway na naman niya yung mga kumpare niyang nanlalait kay Osa. Napatakbo kami palabas ng kwarto at pinuntahan namin si Papa. Naabutan namin siyang galit na galit habang kausap si Osa. Alam ko pong mahirap paniwalaan. Pero parang mahika po na hindi na kilala ni Papa si Osa. Pinagmumura niya yung babae na parang walang nangyari sa kanila nung gabi. Tinanong kami ni Papa kung sino ba si Osa. Basta galit na galit siya na parang sasapakin niya na si Osa
sa mukha. Si Osa naman, nagmadaling bitbitin yung mga gamit niya. Hindi na siya nagsalita. Wala nang sabi-sabi. Tumakbo po siya kaagad sa labas ng bahay namin. Si Papa, litong-lito. Naguguluhan. Alam mo yung parang ang tagal na panahon siyang nakatulog. Wala siyang kamalay-malay sa lahat ng nangyari. Nang mahimasmasan siya, doon na namin pinaliwanag ang lahat. Nagulat siya. Nahilo siya nang malaman kung ano yung pinaggagawa niya habang kasama niya si Osa. Ilang beses siyang humingi ng tawad sa amin. Pinuntahan din niya kaagad yung mga kaibigan niya na hinahamon niya ng suntukan noon para humingi rin ng pasensya. Namamangha po kami sa nangyari. Hindi rin namin nakalain na totoo pala ang mga kulam at gayuma. Magmula rin noong magising sa katotohanan si Papa ay hindi na nagpakita pa ang babae. Kinausap namin yung albularyo. Nagpasalamat kami sa kanya. Pero sinabihan niya kaming huwag na raw kaming tatanggap ng pagkain o inumin sa hindi namin kakilala. Doon sa ganun daw natali si Papa. Hindi ko po makakalimutan ang karanasan na iyon. Nakakatakot kasi. Pwede palang kontrolin ng isang tao ang isa pang tao. Mabuti na lang talaga at nakagawa kami ng paraan. Dahil kung hindi, baka tuluyan na pong nawala sa amin si Papa. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Mag-iingat po tayong palagi at lagi nating mamahalin ang ating mga magulang. Maraming salamat po. Chapel 301. Isang mapagpalang umaga o gabi po sa inyo, Sir Chris at Ma'am Chris at Sir Jupiter. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong programa. At sana po ay mabigyan daan ang aking kasaysayan na magpahanggang ngayon. Ay sariwa pa sa aking alaala kahit 4 na taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Riza. Ako ay 32 taong gulang na at dalaga pa. Pagkatapos ng aking graduation sa kolehiyo sa Pangasinan, ay lumuwas kaagad ako ng Maynila upang dito maghanap ng trabaho. Ayoko na kasing sa probinsya lang gugulin ang aking oras. Gusto kong makita ang Maynila at makapagtrabaho dito. Sa kabutihang palad naman ay natanggap ako sa isang opisina dito sa Quezon City at 9 na taon na ako dito sa aking trabaho. Kasalukuyan akong nangungupahan sa isang maliit na apartment dito rin sa Quezon City. Dalawa lang po kaming magkapatid. Ako ang bunso.
At ang Ate Meliko ay nakapagtapos na rin at isa siyang guro. May asawa na si Ate Meli at doon naninirahan sa probinsya namin, sa Pangasinan. Pitong taon nang namayapa ang aking ina dahil sa atake sa puso. Ang kasama na lang namin ay ang aking tatay na isang magsasaka. Tandang-tanda ko pa noon, Sir Jupiter. Buwan iyon ng Mayo, taong 2017. Bumisita dito sa akin sa Quezon City ang aking tatay dahil nami-miss na raw niya ako. Masayang-masaya ako nang puntahan ako ni tatay dito. Marami siyang pasalubong ng mga prutas at gulay sa akin. At gaya ng dati noong mga bata pa kami nang bisitahin ako ni tatay dito sa Maynila, ay ganoon pa rin siya. Maalaga at maasikaso sa akin kahit na nga sinasabi ko na magpahinga lang siya at manood ng TV habang nasa trabaho ako. Pagka-uwi ko galing sa opisina ay nakapagluto na siya at malinis na ang buong bahay. Ganyan po mag-asikaso ang aking tatay. Gaya ni nanay noong nabubuhay pa ito. Hindi nila kami pinababayaan ni Ate Meli kaya naman mahal namin ang aming mga magulang. Isang umaga habang kumakain kami ng almusal ay sinabi ko kay tatay na sa darating na Sabado ay bibilhan ko siya ng mga bagong t-shirt at shorts at mga pasalubong na dadalhin niya pag-uwi ng Pangasinan. Tuwang-tuwa si tatay dahil sa wakas ay makakapasyal na rin daw siya at makakapagpalamig sa aircon ng mall. Ang saya-saya namin ng umagang iyon dahil natatawa ako sa mga kwento ni tatay sa mga naging karanasan niya sa bukid habang nagsasaka. Kung pwede nga lang umabsent sa araw na iyon ay ginawa ko na dahil sobrang na-miss ko si tatay at ang mga nakakatawa niyang mga kwento. Pero hindi pwede dahil marami akong dapat gawin sa opisina. Pasado alas 11 ng umaga ng araw ding iyon. Habang abala ako sa pagkukomputer sa opisina ay may tumawag sa cellphone ko. Isang tawag mula sa aming kapitbahay na si Ate Cynthia na nagpaguho ng aking mundo. Isang tawag na nagpanginig ng aking buong katawan. Risa, si Cynthia ito, yung kapitbahay mo, huwag ka mabibigla ha. Wala na ang tatay mo. Ang malungkot na sabi ni Ate Cynthia sa kabilang linya. Ha? Anong wala na? Bakit? Anong nangyari? Ang sunod-sunod kong tanong sa kanya. Halos mabingi ako sa sinabi ni Ate Cynthia. Nasagasaan daw si tatay ng humaharurot na motor habang pabalik sa aming bahay. Bumili raw si tatay ng soft drinks sa labasan namin at doon siya nasagasaan. At basta na lang iniwan ng taong nakasagasa sa kanya. Biktima si tatay ng hit and run. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Ni paghakbang ay hindi ko magawa dahil parang naubos ang aking buong lakas. Iyak lang ako ng iyak at hinang-hina.
Mabuti na lamang at mababait ang aking mga kasamahan sa opisina at hindi nila ako pinabayaan. Habang umiiyak ako ay may bigla akong naalala. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung ang pagkuha ko ng memorial plan noong Enero 2017 ang naging dahilan ng agarang pagpanaw ng aking ama o ito ay nagkataon lamang. May mga naririnig na kasi akong kwento na malas daw kung kukuha ka ng memorial plan dahil parang gusto mo na ring may mamatay sa inyong pamilya. Sa totoo lang po ay wala talaga akong balak na kumuha ng memorial plan. Masyado lang makulit at magaling mag-sales talk ang kasamahan ko sa opisina na si Ludi. Sa liit kasi ng sinisweldo namin ay may mga racket na rin ang iba kong mga kasamahan sa labas ng aming opisina at itong memorial plan nga ang isa sa pinagkakakitaan ng kaopisina ko na si Ludi. Pagkatapos kong makabawi ng lakas ay tinawagan ko ang kapatid kong si Ate Melly. Halos hindi ko masabi sa kanya ang nangyari sa aming tatay. At medyo nagkasigawan pa kami habang nag-uusap sa cellphone kasi parang ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni tatay. Nang maliwanagan siya sa mga nangyari ay pupuntahan daw nila ako dito sa Maynila. Ngunit hindi agad-agad. Magfa-file daw muna sila ng leave na mag-asawa at ipagpapaalam pa niya ang aking pamangkin sa paaralang pinapasukan ito. Ako na lang daw muna ang bahalang mag-asikaso kay tatay at sila na ang bahalang magsabi sa mga kapatid ni tatay tungkol sa nangyari. Wala na akong nagawa dahil malayo talaga sila at hindi agad makabiyahe papuntang Maynila. Wala ako sa aking sarili ng mga panahong inaasikaso ko na ang bangkay ni tatay. Halos hindi ko matingnan ang kanyang bangkay sa morgue. Mabuti na lamang at nariyan si Ludi at siya na mismo ang naging abala sa pasikot-sikot sa pagkuha ng mga kinakailangang papeles sa burol ni tatay. Dahil sa naman, ang nakakaalam sa memorial plan na inalok niya sa akin. Dito rin sa Quezon City matatagpuan ang memorial chapel na pagbuburulan ni tatay. Mag-aalas 7 na ng gabi nang sinamahan kami ni Ludi ng isang staff ng punerarya. Mauna na raw kami sa itaas sa Chapel 301. Doon daw ibuburol si tatay. Sumakay na kaming tatlo sa elevator. Pagdating ng ikatlong palapag ay, ewan ko ba, iba ang pakiramdam ko pagkalabas namin ng elevator. Hindi ako matatakutin, Sir Jupiter. Pero sa hallway pa lang ay nagsitayuan na ang aking balahibo at parang bumigat ang aking batok. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Pawang nakasara ang mga kwarto o ang tinatawag nilang chapel na aming dinaraanan dahil wala ni isa man lang na nakaburol doon sa ikatlong palapag. Nakakadagdag pa sa kilabot na naramdaman ko ang ilaw sa hallway na hindi gaanong maliwanag o may pagka-dim light ang dating. At ang ikinaiinis ko pa ay nasa pinakadulo ang Chapel 301 mula sa elevator kung saan ibuburol ang aking tatay.
Muling nangilid ang aking luha nang sumapit na kami sa harapan ng Chapel 301 dahil nakasulat na sa labas ng pintuan ang pangalan ng tatay ko. Ang hirap-hirap tanggapin at napakasakit dahil kaninang umaga lamang ay napakasaya pa naming nag-aalmusal at nagtatawanan. At ngayon, narito ako sa harap ng isang silid kung saan siya ibuburol. Sobrang sakit dahil napakabilis ng mga pangyayari. Habang abala ang staff ng punerarya sa pag-aayos ng mga gamit doon sa loob, ay naupo na muna kami ni Ludi. Pinapakalman niya ako dahil iyak na naman ako ng iyak. Maya-maya ay dumating na ang kabaong ni tatay. Lalo akong napalahaw ng iyak nang makita ko na siya. Mabuti na lamang at naroon si Ludi na laging nakaalalay sa akin. Matapos maisaayos ng mga staff ang mga bulaklak at kabaong, ay umalis na sila. Kaming dalawa na lamang ni Ludi ang naiwan sa loob. Naawa na ako kay Ludi dahil mukhang pagod na siya dahil siya lahat ang nag-asikaso dahil hinang-hina pa ako sa mga nangyari. Maya-maya ay nakiusap si Ludi na kung maaari raw ba na umidlip muna siya. Ayoko sana siyang umidlip dahil kung matutulog siya, ay ako na lamang mag-isa ang gising. At natatakot ako dahil iba talaga ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Subalit wala na akong nagawa dahil nahihiya rin naman ako na pigilan ko siyang magpahinga. Napilitan akong magbantay mag-isa habang natutulog si Ludi. May paniniwala kasi kami na bawal daw tulugan ang isang patay habang nakaburol. Nagdasal na lamang ako habang nakaupo upang mabawasan ang lungkot ko kay tatay at ang takot na nararamdaman ko sa loob ng chapel. Ngunit hindi ko namalayan na nakatulog na rin pala ako. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras na akong nakatulog. Nagising na lamang ako na may umaplos sa aking buhok. Pupungas-pungas pa ako noon dahil antok na antok pa ako. Nagulat ako dahil may isang lalaki na nakatayo sa harap ng kabaong ni tatay. Nakatalikod ito kaya hindi ko makita ang mukha. Naisip ko na baka isa sa mga staff ng punerarya ang dumating. Pinuntahan ko si Ludi kung saan siya natutulog at ginising ko siya. Pagtingin ko ulit doon sa lalaki na nakasilip sa kabaong ni tatay, ay wala na ito. Nagpalingalinga ako, ngunit wala na ito. Imposibleng mawala na lang siya at siguradong makikita sana namin siya kung lumabas man ang lalaking ito dahil nakaupo kami ni Ludi sa may bandang pintuan. At sino rin ang humaplos sa aking buhok kaya ako biglang nagising? Nangilabot na naman ako ngunit tinawanan lang ako ni Ludi. Marahil daw ay namamalikmata lang ako. Takot na takot ako at alam kong hindi ako namamalikmata lang ng mga oras na iyon. Hindi ko na pinatulog si Ludi. Nagkwentuhan na lamang kami upang hindi na makatulog. Mag-aalas tres na ng madaling araw.
nang makarinig kami ni Ludy na nagkakaingay sa labas ng hallway. Nagtatawanan ang mga ito at narinig pa namin na may mga naglalakad sa harap ng pintuan. Natuwa si Ludy dahil baka raw may bagong ibuburol at may makakasama na kami. Nagpasya siyang silipin ang labas at makiusyoso. Naggulat na lamang ako nang bigla niyang isinara ang pinto at tumakbo papunta sa akin. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at namumutla. Wala raw katao-tao sa labas ng hallway. Gumapang muli ang kilabot na nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Ludy. Sino ba naman ang hindi matatakot? Tanging kaming dalawa lang ni Ludy ang nasa ikatlong palapag. Ni walang security guard na nag-iikot sa itaas. Nakiusap ako kay Ludy na kung pwedeng ilipat na lamang si tatay sa ibaba kahit dagdagan ko na lang ang bayad. Ngunit hindi raw maaari dahil ang binabayaran kong memorial plan ay doon sa ikatlong palapag na kareserba. Nabawasan lang ang takot ko nang mag-uumaga na. May pumasok na janitor at naghatid sa amin ng basurahan. Nakiusap kami sa janitor, nabilhan kami ng almusal. Mag-aalauna na ng tanghali nang tumawag sa akin si Ating Melly. Malapit na raw sila dito sa Quezon City. Nakahinga ako ng maluwag dahil may makakasama na ako. Nang dumating si Ate Melly at ang mga kapatid ni tatay, ay doon ko lamang muli naramdaman ang kahalagahan ng isang pamilya. Gumaan na kahit papaano ang lungkot at sakit na nararamdaman ko nang makita ko na ang aking mga kapamilya. Ibinurol si tatay ng isang gabi doon sa chapel dahil inaasikaso pa namin ang mga papeles upang maiuwi si tatay sa Pangasinan. Nang mawala si tatay ay marami akong natutunan. Doon ko lamang napagtanto na napakahalaga ng ating mga magulang. Ulila na kaming lubos ni Ate Melly. Marami akong naging mga pagsisisi. Marami pa sana akong ginawang mga bagay upang mapasaya ko ang aking mga magulang noong nabubuhay pa sila. Napakaigli lang ng ating buhay. Kaya dapat ay ipadama natin ang ating pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin, lalong-lalo na sa ating mga magulang.